Kumusta kayo mga ka-intentionalidad? Ito ngayon, kagagaling lang natin sa 30 minutes cardio workout. Kasi ang workout ko ngayon is cardio na lang. Nag-less ako sa mga pagbubuhat dahil nga nagiging bulky yung katawan natin. Ito ngayon mga ka-intentional, no? Naligo na ako. Press na press ang inyong intentional daddy. Dahil nga dun sa pinaghahandaan natin basketball bukas, kasama ng mga daddy natin, no? Itong basketball na to na ipapalabas ko bukas, i-vlog ko. Kasi hindi ito yung mga basketball ng mga professional. Ito yung mga basketball na tamang papawis lang sama ng mga daddy sa George. At para mag-enjoy, magpapawis, no? At konting fellowship na rin. Kaya samahan nyo ako bukas ng madaling araw, mga ka-intentional. Pero bago yan. Kamusta mga daddy? Pati na rin ang mga mami. Ito nga pala si Brother Billy, ang inyong ka-intentional daddy. Sa totoo lang, hindi lang basketball ang purpose natin dun, eh. Magbebenta rin tayo ng pandesal, yung red velvet pandesal, para meron na silang breakfast pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Yung iba umorder sa akin. Kaya samahan nyo ako, mga ka-intentional. God bless. Mga ka-intentional, alas 12 na dito ngayon. Hindi ko kasi maiwanan si Mrs. dahil gumagawa siya ngayon ng pinapalsa niya yung red velvet na pandesal at saka yung embutido niyang ginawa. Kinasamahan ko siya ngayon. Ngayon punta natin siya sa kusina. Okay. Hinango ko na kay intentional yung embutido. At ngayon, hinintay namin ngayon kung umalsa itong red velvet na pandesal na ilalaro ko bukas sa basketball court. Sabi ko na rin i-deliver to. Yung imbutido natin, sasabi ko na i-deliver. Mga dalawang oras to yung palside. Pero tulog ko niyan mga alas 2 na. Ito yung imbutidong walang kompromiso. Mapapasahin ka talaga sa sarap. The best. Itong iniintay ko na umalsa para masamahan ko si Mrs. na magluto. Pandesal. Titingnan natin ngayon kung anong oras na talaga. Tulog na nga yung kasama namin dito. Si Kuya dahil natutunan na. Ipakita ko sa inyo kung anong oras na. Hintayin lang natin umalsa yung red velvet pandesal, yung dough. Siguro mga isang oras na lang. Pagkatapos nun, babalik ako ng kusina para magmasa at maisa lang yun sa oven para madala bukas sa basketball court. Hintayin yung update ko, mga ka-intentional lang. Ito nga pala, mga ka-intentional, yung palaman ng red velvet, yung cream cheese, hinahalo ko siya ngayon. Morning mga ka-intentional. Alas 4 na. Kagigising ko lang. Meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Sabi niya mauna ka na matulog para makatulog ka naman. Yung oras natin ngayon, makikita niyo naman 4 o'clock. Punta natin si Mrs. ngayon sa kusina. Intentional. Dito pa si Mrs. Ito na mga ka-intentional yung red velvet. And naging successful naman yung dough.
Yan. Kala ninyo nasa basketball court na ako, no? Hindi kayo, nagkakamali kayo. Alasin ko na mga kaka-intentional. Nandito pa rin tayo ngayon sa bahay kasi nga na-late talaga yung pandesal. At mamaya explain ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ito mga ka-intentional. Alasin ko na. Mamaya i-update ko kayo. Nandito na ako ngayon sa loob ng sasakyan mga ka-intentional. 5:20 na ako nakababa ng bahay, nakabook ng aking sasakyan Uber. Papunta ng basketball court. Dito muna yung mga ating i-deliver sa mga ka-intentional daddy. Ngayon, ganito yung nangyari. Yung unang do, sumablay kami sa unang do. Mga alauna na siguro yun, 1 AM. Tapos pangalawang do, gumawa kami ulit, then gumising na si Mrs. ng 2:30, dire-diretso na yon hanggang 5 na. Hindi pa namin doon inaasahan yung nasunugan pa kami, tapos na-short pa yung do na ginawa ni Mrs. Kaya ngayon, sabi ko, sige, hati-hatiin mo na lang yan para mabigyan naman lahat ng mga daddy makatikim man lang sa Red Velvet Pandesal. Kaya ito naman ngayon lahat mabibigyan, kaso nga lang bawas na. Mamaya ipapaliwanag ko na lang sa mga daddy na ganun nga yung nangyari. Yung natutunan namin doon, mga ka-intentional, kanya may mga order tayo at sumablay tayo, is kailangan na maging honest tayo sa kanila, sa mga customer natin. Dapat yung quality ng produkto nandun pa rin. Kahit na mag-abono tayo, lugi natin, is mababawi rin natin yan next time na nagtinda tayo. Ayan mga ka-intentional, mamaya i-vlog ko yung about dun sa basketball natin. Okay. Bye-bye. Nandito na ako ngayon sa Alvida Park, kung saan papunta na ako ngayon sa basketball court. Hindi pala madaling gawin yung Red Velvet pandesal na yon. Sabi nga ni Miss is baka daw last niya na yun na gawa eh. At sobrang appreciate ko yung effort ni Mrs. Kasi wala siyang tulog. Galing siya ng trabaho noon eh, gabi. Tapos wala pa siyang tulog para lang makapagbenta nga. Kahit pa paano makadagdag sa allowance kasi bawas yung sahod nila eh. Bali 30% na lang yung sinasahod niya. Eh, ito na, mga ka-intentional. Malapit na ako sa basketball court. Daladala ko ngayon yung paninda natin na embutido at saka pandesal. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng 360. Sobrang ganda dito. Simula nung lockdown, ngayon lang ulit kami nakabalik dito para maglaro ng basketball. Kaya miss na namin makita yung bawat isa. Dito na tayo ngayon sa basketball court. Sobrang humid pa naman ngayon. Sobrang sarap mag-basketball. Ten person only. O, salukuyan silang naglalaro ngayon yung mga ka-intentional daddy natin. Ayan o. Ang oras ngayon dito is 5:40. 5:40 or 5:30 ng umaga, pero putok na yung araw, mainit na. Hindi pa nga ako nagbabasketball, pawis na ako. Yan, dito nagtatapos yung aming basketball. Sayang, hindi ko nakuhanan dahil walang tigahawak ng camera. Pipicture muna kami ah. After ng basketball namin, nagpray kami at pasalamat kami dahil iningatan kami ng Panginoon. So this is our first fellowship basketball after ng 3 or 4 months lockdown sa aming kanya-kanyang tahanan. Kaya thank you. Importante, walang nasaktan at nakapag-enjoy sa aming laro. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please suportahan niyo ako. Subscribe na kayo at paki-hit na rin yung bell button sa baba. Para ma-notify kayo
sa mga video na aking i-upload. Laro namin kasi na yun, sobrang init yung laro namin na yun. So, na-dehydrate ako, kaya bibili tayo ngayon ng Pocari Sweat dito sa store, sa grocery. Tawag nila dito sa Middle East bakala. How much, pare? How much? Can you say subscribe to Intentional Daddy TV? Internet? Yeah. Subscribe to Intentional Daddy TV. Yeah. I more like the International Daddy TV. It's really impressive. Hello. Hello. Where are you from? I am from Kerala. Kerala. Yeah. He is from Kerala, my friend, huh? How much my brother? How much that one? 3 reals. This one. Only 3 reals. Hanggang doon na lamang yung series natin ngayon ng basketball. At God bless you, mga ka-intentional.